Nagbigay na ng hit list si Pound for Pound King Saul Canelo Alvarez para sa kanyang posibleng susunod na makakalaban next year na inaasahang gaganapin nga po mga amigo sa 5 de Mayo 2022. Kinumpirma ng head trainer ni Canelo na si Eddie Reynoso sa panayam ng ES News na sina unbeaten light heavyweight unified world champion Artur Beterbiev, WBA light heavyweight world champion Dimitri Bibol, former two-time WBC World Super Middleweight Champion David Benavides at WBC World Middleweight Champion Jermall Charlo ay ang apat na pinagpipilian ng newly crowned undisputed Super Middleweight Champion. Pero nakakasurpresa nga daw po mga amigos ayon sa boxing writer na si Sean Jones na hindi isinama sa listahan ni Reynoso at Canelo ang karibal nito na si Gennady Golovkin o Triple G sa mga pinagpipilian. Ayon nga po kay Chris Mannix ng The Zone mga amigos, wala nang iba pang dapat gawin si Canelo ngayon kundi bigyan ng rematch o trilogy si Triple G. Nang sa ganun ay matuldukan na ang mga tanong ng boxing fans at ang mga debate na kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang totoong nanalo. Patatandaang sa kanilang unang naging laban noong 2017 ay naging tabla ang laban, habang noong 2018 naman ay lumusot si Canelo via majority decision kontra Gennady Golovkin. Pero magpasa hanggang ngayon nga po mga amigos, marami pa rin nagsasabi at hindi pa rin kumbinsido na tinalo talaga ni Canelo si Triple G. May pagkakataon si Triple G maging Unified World Champion sa middleweight division sa darating na Disyembre. Ito ay kung mananalo siya sa WBA World Middleweight Champion Ryota Murata ng Japan. At asahan natin mga amigos kapag nanalo si Triple G sa pamamagitan ng impresibong knockout or stoppage, tiyak na mabubuhay ang kanilang rivalry. Pero ano nga ba ang ibig sabihin mga amigos kung wala si Gennady Golovkin o Triple G sa hitlist ni Canelo o sa pinagpipilian niyang labanan sa susunod na taon? Indikasyon nga ba ito ng pag-iwas at paglayo ni Canelo kay Triple G na ayon nga po sa boxing writer na si Sean Jones ay 3 taon nang ginagawa ni Canelo kay Triple G? Kaya naman para kay Chris Mannix ng The Zone mga amigos, dapat na talagang ikasa ang trilogy ni Triple G at Canelo. Dahil ano pa bang dapat gawin ni Canelo? Undisputed na siya. Napatunayan niya nang kaya niyang maging undisputed sa super middleweight, maging world champion sa light heavyweight. Kung meron man siyang hindi pa napapatunayan sa ngayon mga amigos, yan ay ang manalo ng malinaw kay Gennady Golovkin. Pero dahil wala nga po sa hitlist ni Canelo si Triple G para sa kanyang next fight, ang tanong, hinihintay nga lang ba ni Canelo na umidad 40 anyos itong si Triple G bago bigyan ng trilogy? Ano man ang inyong reaksyon ay welcome na sa ating comment section. Alright, so hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli, adios amigos. Walang preno baby babe.